Alright, so what's up guys? Welcome back muli sa ating YouTube channel. For today's vlog, so ngayong araw ng July 1, Thursday, ay mag-update tayo rito simula sa Barangay Baclaran, along Ross Boulevard, guys. Po, dito tayo ngayon sa along Ross Boulevard. At dito, matatanaw natin itong Redemptorist Church at itong mga poste na meron na po. Ayan. So, kompleto na yung mga columns dito na meron ng pierhead at girder lock. Yan sa ibabaw, guys. So, pumunta tayo rito para makita natin ang update sa araw na to. So, ngayon, gumagawa na rin sila ng platform doon sa unahan. Zoom na lang natin. Ayan. So, andito ngayon sila gumagawa. Andito na rin yung mga gamit nila na sa kanilang pagko-construction ng LRT. Ayan, dito na yung mga troller crane. So, punta tayo rin sa unahan para makita natin medyo yung ginagawa nila rin, yung activities nila sa araw na to. Okay, so sa ngayon guys, dito na muna tayo mag-update sa Ross Boulevard. Ayan, para makita natin yung development ng project dito. So, makikita po natin lahat halos. Ayan, may mga pundasyon na naka-ready. So, bubuhusan na lang yan guys. At lalagyan po ng ating rebar. Pag nalagyan na po ng rebar yan, lalagyan na ng steel form. Yun, so dire-diretso na. At magkakaroon na po ng ating sinatawag na piers pag nabuhusan na po ng concrete cement. So, sumunod natin doon sa unahan na ito. Ayan, sa may City of Dreams. At dito po ay sakop pa rin ng barangay Tambo. Dito sa may Asyana. Ayan po, at ilan na rin nagawa nila. So, nakatatlong gawa na sila rito ng pundasyon. At sa ngayon, ayun, dire-diretso na rin sila gumagawa ron. At punta tayo rito sa kabila. Ayan. Ito yung pang lima na pundasyon na gagawin nila. And then, ayun pala, yung pang anim ay nakikita natin na ginagawa nila ngayong araw na to. So, dire-diretso na po ang trabaho nila rito ng paggagawa ng mga dadaanan ng ating railway viaduct, itong mga poste. So, gamit po itong mga makinarya nila at itong steel casing. At dito muna, simula rito ay tatawid po doon sa may unahan. Ayan. So, dire-diretso na to guys. Ayan, may kita nyo ando doon yung bentonite tank nila na paglalagyan po ng mga chemical para pag gumawa po sila ng mga column at panagbo-bird pile na sila. So, ganito po yung pinaka-process nila rito sa LRT. Ayan o. Continuous pa rin ang kanilang gawain dito. Kasi halos palapit na po ito ng Barangay Baclaran. Ayan, so pakita natin. Ayan, doon po sa unahan yan ay gumagawa na rin sila kung saan tayo galing ganina, doon sa may Barangay Baclaran, yung harap po ng Redemptorist Church at along Ross Boulevard. Ayan, so full force na sila rito sa kanilang trabaho talaga. Sa kanila kasi nakaatang itong mga gawain na ganito. Iba-iba po kasing contractor ang lahat po na bumabahagi sa proyektong ito ng LRT. So, ito po yung build ng ating pamalaan. Kaya maganda talaga ang development. Halos lahat po ngayon ay napaka-busy na para masimula na po lahat. Pag nakompleto na kasi itong mga columns na paglalagyan ng ating LRT. So, simula po dito sa Barangay Santo Niño ay nakompleto na. Kompleto na po ron lahat ng
poste at meron na talagang nailatag na girder. So nag-uminto po siya dyan sa may pinaka-kanto ng Quirino Avenue, kung saan yung tulay na yon ay magduduktong na rin po ron ng girder. Sa ngayon ay continuous pa rin ang kanilang gawain doon sa barangay Lunggalo at La Huerta. So, gumagawa na rin sila. Halos lahat din pala doon ay meron ng mga column na meron ng per head. Kaya maganda at mabilis na lang. So pinapatuyo na lang yung girder lock doon sa ibabaw ng per head. So etong July na to ay may possible na po na mag-install ng girder. Kaya antayin lang po natin. Ito pong development ng LRT na napakaganda at napakabilis. So mga kababayan, ito na po ay na ilatag na nila ang steel casing. So mamaya magbo-board file na sila dyan. Maghuhukay na sila ng lupa. Nasa ganun na may baon na to at malagyan na rin po ng pundasyon. So ito po yung proseso nila ay detalyado talaga. At may kita nyo, may nilagay silang platform dito na pinapatungan din nila. Ayan, magiging gaya po na ito yan. So ayan, magiging gaya po na ito yan lahat. Pag nahukay na lahat yan, at magiging ganito na yan pag nabuhusan na. Ayan, dito yung mga kagamitan nila. So kumpleto sila rito ng equipment para sa paggagawa po ng bawat poste. Kaya maganda yung development talaga, kasi dahil po sa magagandang makinarya at contractor at mga workers. Kaya saludo tayo sa lahat po ng mga gumaganap dito sa LRT Line Manggabit Extension. So tuloy-tuloy pa rin tayo mag-update na sa ganun makita ng mga kababayan natin ang magandang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Itong project ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So papasyal naman tayo Rosana para makita natin kung ano na yung development doon. So tara guys. Alright, so sa ngayon ay lumipat po tayo ng ibang pwesto. Yan, para masilip naman natin dito sa area pa rin ng Along Ross Boulevard at Barangay Tambu pa rin, mga kababayan. So itong mga kolom na nakikita natin ay nabuhusan na to. Kasi nung last update natin ay nire-rebaran pa lang. So maging doon ay mayroon na pong steel form na nilagay kung saan yan po yung mga poste na bubuhusan na. So tingin ko parang nabuhusan na rin eh. Ayan, dito po yan malapit sa Ayala Mall. So pakita ko sa inyo yung mga kolom dito. Ayan, halos lahat konkreto na at nabuhusan na po. Meron na talaga rito mga per head, lahat po ng columns. So itong mga piers na to, maliban lang dun sa dalawa at doon din po sa unahan nito sa City of Dreams, so sum natin. Ayan, ito na lang yung mga area na wala pa rin. Hanggang ngayon ay tinatrabaho pa rin nila guys. So papasyalan natin doon sa unahan para makita natin kung ano pa yung mga kulang dito sa kanilang gawain. So samahan nyo lang ako sa aking pag-update. Oh, sarap na sa mata oh. Tumubo na ng mga bulaklak yung mga pananim ng mga MMDA. Ayan oh. So mga tanim po ng mga MMDA natin yan. Meron silang project guys, na ito nagtatanim sila. So yung mga tinatanim naman nila ay nilalagay rin po nila sa island. Ayan, gaya na ito. So may kita nyo po lahat ng nasa island. Ayan. Ayan po, dyan nila nilalagay yan. So temporary nila rito tinatanim para pag tumubo na, oh, gaya na ito. Ayan, malalaki na, gaganda na. Sarap na sa mata tingnan. So ito rin yung project ng MMDA. So nadaanan na rin natin to at napakaganda no. Sarap sa mata tingnan, maliwalas. Ayan, at maglalakad-lakad tayo para makita natin yung mga update sa araw na to. Kasi ito na lang talagang wala. Doon kasi sa unahan ng Baclaran, dito sa southbound ng Roos Boulevard, doon kasi ay minarangan na nila ng bakod.
nilagyan na ng barrier. So nag-i-start na rin sila ron para kung sakaling malapit na ang girder launcher dito sa lugar ng Dunggalo ay mabilis na lang yan, mga kababayan. Ayan, may inabutan tayo rito gumagawa. So, ganito po sila magtrabaho rito. Napakabilis. Kaya mga idol natin yan, ito mga worker na to. So, maglalakad-lakad muna tayo rito sa Along Ros Boulevard para masilip natin dito sa kabila. Dito sa Asiana, City of Dreams. Ayun o, mga kababayan, o. Ganito na yung nangyayari ngayon. Napakaganda na at napakabilis. So, tanaw na natin dito lahat. Ayan, at medyo kakaiba nga lang yung ano rito. Medyo kakaiba lang yung design ng mga fairhead dito. Lalong-lalo na rin sa unahan. Ayan o. Hindi katulad ng mga ini-install sa Along Santo Niño. So magkakaiba itong mga fairhead na isinalpak nila rito. Ayan, so tuloy-tuloy ng ano ngayon, ang progress ng LRT, kaya napakaganda at napakabilis, mga kababayan. Good job! So sa ngayon guys, ito na lang muna ang mga update natin sa araw na to. Dito po sa ginagawa sa Roas Boulevard, ito mga column na dadaanan po ng ating railway viaduct ng LRT. So ito pong project ng ating pamahalaan ay continuous ang ating pag-update, at para makita nyo kung ano yung mga kaganapan sa bawat area. So pinasyalan natin at para makita nyo po yung progress sa everyday at months na kanilang pag-construction. Ayan, so sa ngayon minabutan pa rin tayo kahit paano, may gumagawa rito. Kaya ito po yung update natin sa araw na to. Kaya sa lahat ng hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe nyo na yan at pahit na rin ang notification bell, at sa ganun patuloy po kayo ma-update sa ating video. So kita-kita po tayo sa vlog, at stay safe po sa lahat, mga kababayan. Bye bye, God bless.